Six Philippine soldiers were killed in a weekend military operation against a group allegedly behind the deadly bombing in the Mindanao State University last year. The 1st Infantry Division says four soldiers were wounded, while three members of the Dawla Islamiyah Mounted Group were killed. Armed Forces Chief Romeo Bronner Jr. extended his sincerest condolences to the families of the slain soldiers. The Sunday clash took place in Munay, Lanao del Norte. Philippine troops have so far killed 18 Dawla Islamiyah Mounted Group members, including alias Engineer, the alleged mastermind of the MSU bombing. The December 3 bomb attack during a Catholic mass at the MSU gym killed four people and wounded dozens of others. The National Security Council is looking into claims by the Philippine Fisheries Bureau Chinese fishermen have been using cyanide to destroy resources and drive away Filipino fisher folk in Bajo de Masinloc. The NSC expressed alarm over the report but stressed it needs to validate the claims further. Once validated, it will then forward the report to the Justice Department and Solicitor General's office, who are currently preparing an environmental degradation case against Beijing. The challenge is to prove, no, that the responsibility for the coral degradation and the impact to the environment is coming from this specific people, no? Mm-hmm. Kailangan natin i-connect eh. We have to have the solid evidence to prove para pag nagsampata tayong kaso, hindi naman tayo mahihirapan to prove to the court. A fishers group now urges the Philippine government to file charges against Chinese entities that are destroying Manila's marine resources. We're joined by Fernando Hicap, National Chairperson of Pamalakaya. Mr. Hicap, good afternoon. Ay, magandang hapon doon, no? Sa ating mga taga-subscriber, magandang hapon po. Magandang hapon po. We understand that Pamalakaya is already getting frustrated with the alleged government inaction of the poaching activities of Chinese fishermen in our waters, including the use of cyanide. Pero bakit po ba parang nababagalan kayo sa galaw ng gobyerno? Ano ba po ba ang tingin yung mga dapat ng ginawa ng gobyerno ng yes. agaran at ngayon pa lang? Yes, Ron, no? Kasi napakatagal na, no? More than a decade na itong ginagawa ng mga Chinese fishermen, commercial fishing vessels at pumapasok sa ating exclusive economic zone, no? Halos araw-araw naranasan ng ating mga mangitla ang patuloy na pangarap, no? Ng mga Chinese Coast Guard at yung pagharang ng mga mangitla natin para sa malayang mangitla at ang pinaka-recent, no? Itong nangyari itong January 12, yung kumuwalang sila ng ships doon sa Bajo ni Masinloc at tinuli ng mga Chinese Coast Guard para maligtad ron, no? Ang dapat ay tayo, yung umaksyon, no? Dapat yung gobyerno natin, yung ating mga law enforcers, ang humuhuli sa mga Chinese butcher na at iba pa, no? Hindi lang Chinese, even yung iba pa na mga foreign fishing vessel na pumabasok sa ating exclusive manamit doon, ay dapat ay hinuhuli, no? Hindi na lang parang magsalita na gumagamit. Patagal na namin nire-report yan eh. Pinapaabot natin sa BIPAR and the government na ang mga Chinese Coast Guard talaga, ay Chinese commercial fishing vessel ay illegal, no? Mm-hmm. Yung kanilang paraan ng panghuli ng isda dyan. Actually, yung troll ay isa sa pinakamalalang paraan, no? Ng panghuli at pagwasak sa panghuli ng isda at pagwasak sa ating pangisda. Tapos itong cyanide. Matagal na rin yan eh. Kasi para lumabas yung mga isda doon sa loob ng mga corals, ginagamitan nila ng cyanide. Iron, pag ginamitan natin ng cyanide, yung coral reefs ay patay na po yan. At anytime marupok na yan, at pwede yan, pag mayroong masamang panahon o bagyo, malakas na alon, ay wasak na po yan. At talagang hindi na nitira ng isda yan. Kaya napakatindi na, no? Ng ano yan, ng ginagawa ng mga Chinese commercial fishing vessels dyan sa ating pagsalaula, no? Sa ating tikas na yan. Tingin niyo po, gano'ng katagal na silang gumagamit ng cyanide? Matagal na yan, ano eh, Ron, eh. May report na yan sa atin ng ating mga mahanista, na member ng Pamalakaya, na yun nga, no? Yung inaasahan na ano nila, naranasan nila. Kapag ang mga Chinese fishermen ang nangista dyan, talagang ginaluhukay, no? Hindi lang yung pagkuha ng mga taklubo at iba pang mga endangered species, kundi talagang namumuti yung mga bahura. Kaya ibig sabihin, kung namumuti ang bahura, ipatay na yan at yan ay gumagamit ng cyanide. At matagal na yan, no, na report. At ngayon lang nag-report
yung BIPAR, no? Dapat nga ay aksyon na. Noon pa dapat inaksyon na yan at malinaw naman ano sa ating Fisheries Code of 1998 sa Republic Act 8550 na any foreign fishing vessel na pumasok sa ating territorial water ay prima facie illegal fishing yan eh. Dapat ina-apprehend. Pero wala pong nagagawa. Ang nangyari pa sa yung mga mangisda natin, yung ina-apprehend ng mga Chinese Coast Guard plus January 12 ngayong taon. Mr. Hicap, ito pong mga supposedly illegal activities, these may or may not be known by the Chinese government. Should the Philippine government, do you think, file charges against the Chinese government as well? Kasama po ba kailangan ang gobyerno ng China dito dahil hindi po pinipigilan ang mga ginagawa nila sa tubig ng Pilipinas? Yes, so, dapat, no? Dapat ang kasuhan, hindi lang yung mga mangista, no? Mga Chinese, kundi pati yung gobyerno ng China kasi inuudyukan or pinapayagan nila, no? Nagawin ang kanilang mga fishermen yung pagsira sa ating pangisdaan, no? Yung paggamit ng illegal na paraan ng panghuhuli ng isda, lalong-lalo na itong napakasindihan, no? Yung epekto ng sayang ay kasi talagang wasak o patay na yung coral reefs niyan at hindi na talaga may babalik, no, sa dati. Mm-hmm. Nag-anunsyo po ang gobyerno na magkakaroon ng rotational deployment and patrols around Bajo de Masundok. Tingin niyo po ba kulang to? Yes, ano nga namin ay magtayo na ng permanent structure tayo doon sa ating exclusive economic zone, no? Yan ang makahi natin at matagal ng panawagan ng Pamalakayang Pilipinas sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. para matiyak natin, no, yung regular na meron ng permanent rotation patrolling ng ating mga law enforcers sa West Philippines, dito sa Philippine Economic Zone. At at the same time, magagamit pang pahingahan yan, no, safety area ng ating mga mangisda, nangingisda doon sa West Philippines. Kasi nangyayari ngayon, kailangan pa nilang umuwi eh sa ating Mindan kapag mayroong masamang panahon kasi yung Escarmucol na yung Lagoon ay hindi na nakakapasok, no, yung ating mga mangisda dahil binabantayan ng mga Chinese Coast Guard at nagbabawalan sila na pumasok doon. Ito yung ginagamit, ano, sa kasaysayan ng ating mga mangisda dyan. Ito yung ginagamit na safety area eh. Kasi pag nakapasok pa na sa Lagoon ng ano yan, ng Escarmucol o yung Bajo de Masundok, Panatag Shoal, actually, ang pabod na natin dyan ay Panatag Shoal. Kasi Panatag na yung area, kung mayroong mang hangin, pero hindi na nung ganun kalakas yung island, kaya safety na yung ating mga mangisda na hindi na gagawa ngayon dahil sa presensya ng mga Chinese Coast Guard at pag-aharang sa ating mga mangisda. Okay, kaka-report lang po natin, no, that the National Security Council is already looking into those reports of the intentional use of cyanide in Bajo de Masundok, which could help the Justice Department in filing charges of environmental degradation. Okay lang po ba sa inyo na environmental degradation lang ang planong kasong isampa ng Philippine government? Napakababa po yun, no? Kasi hindi lang destruction yun, no? Ng ating environment, kundi talagang pagsira na mismo, no, ng ating ano yan, patrimonya bilang sangkatya dahil yung lugar na yan ay isang yaman, no, ng ating bansa. At saka yung ano yan, violation yan dun sa ating constitution, no? Yung illegal ano yan, na pagpasok nila sa ating exclusive economic zone ay malinaw na paglabag, no, doon sa ating national law, yung fisheries code, at the same time sa ating constitution, no? Dapat ay hinuhuli yan, no, at kinukulong at sinasampa ng kaso. Meron po bang mabibigay na tulong ang pamalakaya sa gobyerno while they're firming up the case for a stronger case against those Chinese vessels and the use of cyanide, pati na po yung paglagay ng floating barrier? Meron po bang maibibigay na ebidensya, dokumento na pwedeng gawing ebidensya ng Justice Department para mapalakas po yung kaso nila? Napakarami ng document ron eh. No? At lumalabas na sa social media yan, hindi lang dito sa lokal, pati sa international media, yung mga ginagawa. At saka itong pinakabago, ano, itong shuttle nila, mismo yung galing na mismo sa Philippine Coast Guard na illegal na naman naglagay ng floating barrier, no? Yung mga Chinese Coast Guard dyan sa Bajo de Masundok.
Kaya hindi na kailangan ng ebidensya, napakarami ng ebidensya within Daniel sa ating law enforcers, no? Sa Philippine Coast Guard, saka yung harassment na ginagawa sa kanila, yung wag water cannon, di ba? Ay napakalaki na, napat-tapat na na ebidensya yun, no? At hindi mo na kailangan pang kumuha dahil meron ng mga document sila mismo ng ganong mga illegal na pangingisda ng mga Chinese commercial fishing vessel at Chinese fishing mas sa ating fishing kanal. Finally, Mr. Hicap, beyond the filing of charges, ano po pa bang... Pero we'll support. Sinusuporta namin at itong palawakan namin, dapat mag-file na ng charge. Hindi na lang diplomatic protest kasi wala na, wala nang charge tayo. Pero yung diplomatic protest, kundi talagang action ang kailangan na natin dyan. Yung political will na ipatupad no, ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung kanyang mandato na ipagtanggol ang ating teritoryo. Okay, Mr. Fernando Hicap of Malacaya, maraming salamat po. Apo, maraming salamat po at sa inyong programa. Mabuhay po kayo.